Kagimbal-gimbal na balita ang sumalubong sa pamilya Flores ng Barangay Bunga, Lungsod ng Toledo sa Cebu matapos ipaalam sa kanila ang nangyari sa kanilang unika iha. Halos wala nang saplot at wala nang buhay nang matagpuan ang isang grade 12 student na si Charmaine Flores sa isang masukal na bahagi ng Purokdos ng naturang lugar pasado 6 ng umaga ng Biyernes, Agosto 25 ng taon. Kinumpirma ni Police Staff Sergeant Alfredo Son ng Daslotopan Toledo City Police Station na may humingi ng tulong sa kanilang himpilan na kasunod ng pagkakadiskubre ng bangkay. Unang nadiskubre ang bangkay ng biktima ng kanyang pinsan na si Ramonito. Ilang metro lang ang layo mula sa kanilang bahay kung saan ayon rito na galing umano siya sa balon upang sana'y maligo at mag-igib ng tubig. At nang tumugon siya sa tawag ng kalikasan, nakita niya ang biktima na nakatihaya na sa lupa. Ayon sa kapatid ng biktima na si Wesley Flores, huling nakitang buhay ang biktima gabi ng Agosto 24 at nagpaalam lang umano itong magpa-load, ngunit hindi na ito nakabalik. Inakala ng ina ng biktima na si Ana Maria Flores na nandoon lang ang kanyang anak sa mga madre kung saan ito nagpa-part-time ng trabaho kapalit ng allowance sa kanyang pag-aaral. Ngunit laking gulat na lang nila nang mabalitaang natagpuan ang bangkay ni Charmaine. Sa pagdating ng mga personel ng Scene of the Crime Operatives o SOCO, nadiskubre na ang bangkay ng biktima ay may sugat na parang sinaksak ng screwdriver. Maikagat rin ito malapit sa kanyang tenga. May nakita rin umanong pasa at dugo sa kanyang hita at kalmot sa ilang bahagi ng kanyang katawan. Isa sa ilalim ngayon sa otopsiya ang bangkay ng biktima upang malaman kung ginahasa nga ba ito dahil may pang ibabang suot pa ito. Ngunit nakataas na ang kanyang t-shirt hanggang sa ibaba ng kanyang dibdib. Ang bahaging ito ay hatid ng Citruplas Zinc Capsule, Strengthen Your Defense. In the Heart of Changing Lives, ito si Michelle Krusty ng Brigada News Philippines, the Musica News Authority.